Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 571. Sa sandaling muli, ang kanyang swerte sa mga kababaihan ay tunay na pambihira. Hindi kalayuan sa kanila, ang ilang mga alumni ay nagtipon sa paligid ni Gary Jones. Si Brother Jones, mukhang si Queen Louis ay may mga hots para kay Harvey. Naging biro na siya, ngunit siya ay tinatrato pa rin siya ng mabuti. Mukhang hindi mo madaling makuha ang babae sa iyong mga kamay ngayong gabi. Malamig na sinabi ni Gary, "Mamahinga, sa palagay mo mawawala ako sa isang live-in na manugang." Sa sandaling iyon, napapaligiran si Harvey ng magagandang babae. Si Terya na sa tabi niya, may isa pang patas na babaeng nakaupo sa kanyang kanan, si Gwen Kai. Si Gwen ay may puting balat na napakaputi. Pinanganak siya mula sa isang mayaman na pamilya at pinagpala ng magagandang hitsura. Siya ang kanyang pamilya ay itinuturing na isang pangalawang klase ng pamilya sa Buckwood, ngunit hindi siya nagkaroon ng pagkagalit ng isang pinapahamak na dalaga. Ang kanyang pagkatao ay makatarungan at napakaganda. Medyo pala kaibigan din siya kay Harvey sa kanilang oras sa universidad. Wala siyang kaunting balak na hamakin siya sa sandaling iyon. "Harvey, paano ito? Ang aking pamilya ay may recruiting kamakailan. Makakatulong ako sa iyo na ayusin ang posisyon ng Deputy Department Manager para sa iyo para subukan. Ang iyong taunang sweldo ay nagkakahalaga ng libo-libo, ang pagsulong ng karera sa hinaharap ay lubos na mabuti para sa iyo din. Kung interesado ka, maaari kang makipag-ugnay sa akin." Ngumiti si Gwen at ibinigay kay Harvey ang kanyang name card. "Salamat dito." Maaaring sabihin ni Harvey na talagang nais ni Gwen na tumulong sa kanya. Walang masamang hangarin. Kinuha niya ang name card nang hindi sinasabi ang isang pagsasalita. Si Terya na nakaupo sa gilid ay nagbigay ng tahimik na ngiti. Kahit na si Gwen ay mula sa isang pamilya na pangalawang klase, ang kayamanan ni Harvey ngayon ay hindi mas mababa kumpara sa kanyang pamilya. Bukod, sinabi niya na nabubuhay siya ng isang krimen, kanya ang katayuan ay dapat na mataas. Walang balak si Terya na ilantad si Harvey, ngunit lihim na ginawa si Gwen na kanyang karibal. Kahit na sina Terya at Gwen ay maganda kay Harvey, ang iba pang mga alumni ay ang eksaktong kabaligtaran. "Oh Harvey, maayos ang iyong ginagawa para sa iyong sarili dati. Ano ang nangyari sa iyo? At gusto mo pang si Gwen upang matulungan ka? Kung alam ng iyong asawa, uutusan ka ba niyang lumuhod sa isang spike floor? Ang mga spike floor ay medyo mahal para sa kanyang pamilya na bibilhin, naisip ko." "Hahaha, Harvey, mas mahusay mong hindi sabihin sa kahit sino na ikaw ay alumni sa universidad ko. Mapapahiya ako." Sa sandaling iyon, naging negatibo sila kay Harvey. Nagsimula ang alumni na magkaroon ng tahimik na pag-unawa sa pagitan ng bawat isa. Maaari silang makakuha ng kasal sa literal na sinuman, ngunit para sa isang tulad ni Harvey ay tunay na isang pag-aaksaya ng espasyo. Tama, hindi ngayon ang araw ng muling pagsasama. Bakit hindi pa ito nagsimula? May ibang darating. Mabuting binago ni Gwen ang paksa. Sagot ni Terya, "Narinig ko na parang isang mahalagang tao ang darating. Si Colin Sanders." "Ano, darating na si Colin Sanders? Ay naku, siya ang tao sa aking mga pangarap." Sa sandaling iyon, ang naruroon na alumni ay sumisigaw ng hindi mapigilan. Inisip ito ni Harvey at malabo na naalala kung sino si Colin. Dapat siya ay isang pangkaraniwang mayaman na tagapagmana. Dapat ang kanyang ama ay ilang uri ng mahalagang figure. Sinabi ng punong guro ng universidad ay kailangang magbayad ng respeto siya dito. Ngayong nagtapos na siya, parang nagtatrabaho siya bilang isang opisyal ng gobyerno. Kumpara sa ibang alumni, napakahusay niyang ginagawa ang kanyang sarili. Ang pinakamahalagang bagay ay ang sinasabi ng mga alingaungaw na iyon siya ay dalaga. Kabanata 572. Gwen, baka hindi mo alam ang tungkol dito. Si Colin Sanders ang ama ay isang tunay na malaking shot na hindi maghihintay siya. Sino ang nagmamalasakit kung ang iba ay mahusay para sa kanilang sarili?
Ang kanilang taunang kita ay nagkakahalaga ng libo-libo. Mga sanggol pa rin sila kumpara kay Colin. Kahit na ang pahayag ay tila napakahusay, ito ay isang matibay na katotohanan. Hindi nagtagal, isang tunog ang tumunog sa pasilyo. Tumayo ang lahat, lalo na si Gary Jones dahil sa lubos na kasiyahan, agad na sumugod sa harap. Si Colin ay nakasuot ng ordinaryong damit ng walang mga tiyak na tatak, ngunit nakasuot siya ng Audemars Royal Oak Watch ng pugway sa kanyang pulso. Ang ningning ng kanyang relo na bezel ay tunay na nabulag sa ilalim ng ningning ng mga ilaw. Ang isang tao na tulad nito ay hindi kakailanganin ng marangyang mga tatak at maglingkod bilang foil, sapat na ang relo upang mapatunayan ang kanyang pagkakakilanlan. Isang malambot at kaakit-akit na ginang na 5.6 talampakan ang taas at sinamahan siya na nakatayo sa tabi niya, medyo halata na siya ay isang modelo. Master Sanders, inaasahan ko na makikita ka dito. Si Gary ang unang lumakad patungo kay Colin at pagkatapos ay maingat na inalag ang kanyang kamay. Si Colin ay pansamantalang pinalawak ang kanyang kamay pagkatapos ay magalang na sinabi, "Narinig ko na nagsimula kang gumawa ng libo-libo bawat isang taon, maayos ang iyong ginagawa. Hindi ito nangangahulugang anumang bagay sa iyo." Sinubukan ni Gary na maging mapagpakumbaba. Hindi niya maiwasang tulungan at tumitig sa kaakit-akit na ginang na nakatayo sa tabi ni Colin. "Master Sanders, siya, oh, ilang babae lang," sinagot ni Colin ng casual. Sa kanyang mga mata, ang mga kababaihan lamang ang kanyang paglalaro. Siya ay makikipaglaro sa isa kapag masaya siya, gagawin niyang makipaglaro sa isa pa kapag siya ay malungkot. Agad na kuminang ang mga mata ng alumni nang makita ang kaakit-akit na ginang. "Siya ay isang social media influencer. Nakita ko siya bago." Narinig iyon ng kaakit-akit na ginang at nakuhang maging malamig at mayabang. Narinig iyon ng mga alumni at agad na nagseselos kay Colin. Ang mga tao ay talagang hindi maaaring magsimulang ihambing. Ang ginang na isa sa alang-alang ng mga tao na isang diyosa ay isang babaeng walang pangalan sa mga mata ni Colin. Sa kanya ilang babae lang siya, ang mahalagang bagay ay ang diyosa ay makatarungan sa pagtitiis ng mga pang-iinsulto. Hindi siya maglakas loob na tumanggi kay Colin, sa sandaling iyon, isang alumnus na excitedly na naglalakad patungo kay Colin at sinabi, "Master Sanders, gawin mo pa rin na tandaan mo ako. Nasa parehong klase ako sa iyo sa unibersidad. Sa tingin ko naaalala ko." Hindi sinasadya ni Colin, ang mag-aaral na nakakuha ng pagkilala ng labis na sagot, "Talagang naalala ako ni Master Sanders." Naalala niya talaga, "Master Sanders, may pag-unlad ang aming kumpanya na nangyayari ang proyekto. Gustong-gusto namin ito kung nais mong sabihin ng kaunti ang magagandang salita tungkol dito. Siyempre, dapat maging sapat na madali. Master Sanders, anumang oras sa lahat, kahit na 12 oras ng hating gabi. Mag-uulat kami sa iyo kung mayroon kang oras." Ang mga alumni ay nag-iisip ng mga paraan upang mapalapit kay Colin sa sandaling iyon. Mahirap kahit na matugunan ng isang karakter tulad niya sa isang regular na batayan. Ang alumni ay hindi kahit na inaasahan na magkaroon ng isang pagkakataon na dilaan ang kanyang mga paa. Lahat ay nakikipaglaban para sa isang pagkakataon at mukhang maganda. Ang isang rekomendasyon mula kay Colin ay maaaring maging sapat na upang gawing mas madali ang buhay ng alumni. Sino ang hindi lalaban para sa pagkakataong iyon? Walang malay si Terry kay Harvey matapos makita ang eksena, ang kanyang ekspresyon ay nanatiling hindi nagbabago, walang pag-aalaga sa kanyang mga mata. Sa pangkalahatan, ang mga taong nabubuhay sa isang krimen ang nag-aalaga sa mga opisyal ng gobyerno, ngunit wala namang pakialam si Harvey kay Colin. Bakit ganyan? Kahit na hindi pinangalagaan ni Harvey si Colin sa kabilang linya ng kamay. Si Colin ay excitedly tumingin sa paligid ng lugar at tinanong, "Tama, narinig ko na si Sir Harvey York mula sa aming universidad ay naging isang live-in son-in-law. Siguro kung nandito ang lalaking iyon." Kabanata 573. Maswerte ang taong ito. Talagang ginawa niya si Master na naaalala siya ng Sanders. Ngunit Master Sanders, nahulaan mo ng tama. Ang walang kahihiyang tao ay talagang dumating dito.
Agad na inilipat ni Gary Jones ang kanyang tingin kay Harvey York na kalmado at nakaupo doon ng sandali at sinabi, "Hindi ka rin bumati kay Master Sanders." "Harvey, nakatingin ka ba sa kanya ngayon?" Nagbigay ng malabong ngiti si Colin Sanders. "Hindi-hindi na. Hindi ako nararapat. Si Harvey ay isang alamat sa aming universidad dati. Kahit na ang aking ama ay naaalala niya, at sinabi sa akin na matuto mula sa kanya. Alamin kung paano maging isang live-in son-in-law, ipinapalagay ko." "Hahaha," lahat ay sumabog na tumatawa matapos marinig yun. May sumulyap kay Harvey na galit at sinabi, "Harvey, bakit ka lang nakatayo dyan? Hindi mo naririnig na naalala ka ni Master Sanders?" Magmadali at lumapit sa kanyang sapatos. "Kung gayon, ang mga Sander ay maaaring magbigay sa iyo ng makakain." "Oo, o gusto mo bang manatili na isang taong pinananatiling tao sa buong buhay mo? Lalaki ka pa ba? Ang bawat tao ay patuloy na tumatakbo ang kanilang bibig tulad nila na hindi inaalagaan ang kagalingan ni Harvey, ngunit silang lahat ay sinusubukan lamang na gumawa ng isang katangahan sa kanya. Ngunit si Harvey ay nanatiling hindi nag-iisa, nakaupo pa rin siya doon umiinom ng kanyang tsaa. Sina Terry Lewis at Gwen Kay sa kabilang banda ay nandoon tumayo sa tabi niya. Ang katayuan ni Colin ay masyadong kapansin-pansin, hindi nila gagawin na maglakas loob na huwag igalang siya. Sinipa pa ni Terry ang paa ni Harvey sa likuran ng lahat. Alam niya na mayaman si Harvey, at nabubuhay ng krimen. Ngunit nakaharap siya kay Colin Sanders. "Harvey, bakit ka pa nakaupo dyan? Magmadali at tumayo. O gusto mo bang tanungin ka ni Master Sanders ng personal?" Ang daming alumni ay tumingin kay Harvey tulad ng isang bangkos ng upahan ng mga gangsters at sumigaw sa kanya. Malamig na sinabi ni Gary, "Harvey, dapat kang tumayo at batiin si Master Sanders. Ang ginagawa mo ay walang respeto." Sa halip, itinaas ni Harvey ang kanyang teacup at kumuha ng isa pang higup ng hindi nagmamalasakit sa karamihan sa harap niya ang isang walang malasakit na ekspresyon sa kanyang mukha. Malamig na sumulyap si Colin kay Harvey, ipinapakita ang kanyang mga mata na naiinis sa kanya, lalo siyang nagalit nang makita niya sina Terry at Gwen na nakaupo sa tabi ni Harvey. Parehong mga katawan ng kababaihan at hitsura ay nangungunang tear. Siya ay interesado na masakop ang mga kababaihan pabalik sa mga araw, isang kahihiyan na ang kanyang mga plano ay mabigo ni Harvey, kahit na si Harvey ay naging live-in son. In-law noon, nang ahas pa rin siyang umupo kasama ang dalawang kababaihang iyon. Nakikita ng malamig na tingin ni Colin habang siya ay parang malapit nang sumabog sa isang angkop na galit, medyo ilang mga tao ay nanginginig sa kanilang mga paa. Naisip nilang lahat na sila ay tapos na. Kahit si Gary ay nakakaramdam ng pagkabalisa kay Harvey, magiging pati ako ay madamay kung ang live-in son-in-law ay nais na mamatay sa kanyang sarili. Ngunit ang problema ay, kung itatapon ni Colin Sanders ang isang angkop na galit, lahat ay maaaring may drag down ang lahat na parang tubig kasama ang nasa tabi ni Harvey. Sa sandaling iyon, ang batang babae ng social media influencer ay nagkaroon ng pag-uudyok na patakbuhin ang kanyang manipis na bibig. "Colin, medyo egotistical ang taong ito. Hindi man lang niya ikaw tiningnan ng isang mata." Nagpakita si Colin ng lubos na kawalang kasiyahan sa kanyang mga mata. Ito ay mga taon mula nang may sinumang hindi gumalang sa kanya. Kung saan man siya nagpunta, kahit na ito ang unang klase ng mga pamilya sa Buckwood, na hindi maglakas loob na igalang siya. Kahit na ang pamilyang York, ang nangungunang pamilya sa buong Southlight, kahit na isa sa apat na masters ng Yorks, si Quentin York, kailangang magalang na tugunan siya bilang kapatid na Sanders. "Ang marumi sa harap ko ay nangangahulugang wala. Gaano kat hindi ang kanyang pagkilos na mayabang sa harap ko?" Nang walang pangalawang pag-iisip, lumakad si Colin ng malamig na sinabi kay Harvey, "Marumi, tumayo, hindi ka dapat nakaupo dito." Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 574. Natahimik ang lugar na iyon. Lahat ay ganap na pinigilan ang kanilang hininga, walang nang ahas na kahit na huminga sa hangin.
Ang galit ni Colin Sanders ay haantong lamang sa katok at takot na kahihinatnan pagkatapos ng lahat. Natatakot ang lahat na ang marumi, si Harvey York ay edrag ang mga ito sa tubig kasama niya. Ang katawan ni Harvey York ay lumipat pa ng isang pulgada sa sandaling iyon. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng yelo, hindi pinapansin si Colin na parang siya ay gawa sa manipis na hangin. Sasabihin ko ito ng isa pang oras, gamulong dito, nang palabas sa aking paningin. Ang mukha ni Colin ay kasing lamig ng yelo, ang tono niya ay parang matigas. Sa buong katapatan, hindi lamang si Harvey ang naging isang tao na nakatira sa manugang. Si Colin ay hindi rin maaaring tumayo si Harvey noon siya ay isang mayamang tagapagmana. Sa modernong panahon, ang kapangyarihan ay nagtagumpay sa pera. Patuloy na sinipsip ni Harvey ang kanyang tsaa at hindi kahit na tiningnan sa mata si Colin. Umikot ang mga mata ni Colin. Ang social media influencer ay ang batang babae sa tabi niya ay biglang lumakad at kinuha ang tasa ng tsaa sa mesa at ibinuhos ito sa katawan ni Harvey. Hindi mo ba narinig ang Master Sanders? Si Master Sanders ay nais kang gumalong mula rito. Maaari ka lamang gamulong palabas dito. Wala ka rin karapatang maglakad, naiintindihan mo ba? Ang social media influencer ay malamig na sinabi ng batang babae habang niyakap ang kanyang mga braso. Walang inaasahan na mangyari ang isang biglaang eksena sa harap nila. Walang sino man ang mag-iisip na ang mga bagay sa pagsulong hanggang sa puntong ito. May brainwave si Gary Jones, at agad niyang sinubukan upang maayos ang mga bagay. Harvey, humingi ng tawad sa kay Master Sanders ngayon. Tapos na ang bagay na ito kung gagawin mo. Lahat kami ay universidad alumni dito. Si Master Sanders ito at nakakahiya pa. Tama, gamulong ka lang at humingi ng tawad kung gaano kahirap ito maging. Ang Master Sanders ay isang mapagbigay na tao pagkatapos ng lahat. Oo, magmadali at lumuhod. Maaari ka ring maglakad sa lahat na apat na nakatukod tulad ng isang aso. Sa sandaling ito, ang lahat ay nagsalita na umaatake kay Harvey na parang siya ang mali. Hindi man lang nagsalita sina Terry Lewis at Gwen Kai, tiningnan nila ang karamihan ng tao na labis na nagulat. Ito ay kasalanan ni Colin at ng kanyang kasintahan, hindi ba? Nagbuhos pa sila kay Harvey ng tsaa sa kanya. Pagkatapos ay nais nilang lumuhad si Harvey sa harap nila. Mayroon pa bang batas at kaayusan sa lugar na ito? Ngunit ang problema ay ang katayuan ni Colin ay kapansin-pansin din. Kahit nabibigyan siya ng sampal sa buong mukha si Harvey, iisipin pa rin ng lahat na tama siya. Inilagay ni Harvey ang teacup mula sa kanyang kamay gamit ang isang mukha na puno ng pagkasuklam, pagkatapos ay ikiling niya ang kanyang ulo at nakatitig kay Colin at mahinahon na sinabi, "Dalhin ang iyong matandang lalaki dito upang humingi ng tawad. Kung hindi, hindi ko alam ang gagawin ko sa iyo." Ano? Hayaan ang ama ni Master Sanders na dumating at humingi ng tawad. Para bang wala si Harvey at nakakagulat niyang sinabi, hindi siya kailanman magpapahinga hanggang sa magawa niya. Sa sandaling sinabi niya iyon, lahat ng naruroon ay nasa pagkabigla. Lahat sila ay nagyelo sa halos isang solidong minuto kapag sila ay bumalik sa kanilang katinuan. Harvey, galit ka ba? Alam mo ba kung sino ang ama ni Master Sander? Kahit na siya ay darating at bibigyan ka ng isang paghingi ng tawad, manggawas ka bang tanggapin ito? Sino ka sa tingin mo? Talagang hinihiling mo kay Chief Sanders na humingi ng tawad sa iyo? Isa ka lang sa live-in son-in-law. Isang walang halaga na sako ng basura. Nararapat ka ba? Mayroon ka bang kahit na karapatan na magtanong? Ang mga alumni ay parehong galit at nabalisa sa sandaling iyon. Galit sila na hindi alam ni Harvey kung ano ang mas mabuti para sa kanya. Nabalisa rin sila na sila ay magkaroon ng pagkakataon na sa wakas ay magamit ng Colin. Ang isang pagkakataon na tulad nito ay bihira at hindi maaaring hinahangad. Kahit si Terry na halos hindi na naiisip ang pagkakakilanlan ni Harvey, naisip na siya ay galit na galit. Oo naman kung mayroon kang pera, sigurado kong mabubuhay ka ng isang krimen. Ngunit ang ama ni Colin Sanders ay si Chief Sanders. Kapag nakita mo siya, hindi ka ba kikilos tulad ng isang daga na nahuli ng isang pusa?
para sa kanya na humingi ng tawad sa iyo, galit ka ba o sira ang ulo? Naghahanap ka ng kamatayan. Kahit na naisip ni Terrell na naghahanap si Harvey ng isang paraan upang mamatay, walang malay na pinahaba ni Gwen ang kanyang kamay at hinawakan ang noo ni Harvey. Siya ay mabait. Ang puso at naisip na ang kanyang dating kaklase sa universidad ay may lagnat, nang marinig ni Colin na ang live-in son-in-law ay nang-ahas upang hilingin sa kanyang sariling ama na dumating at humingi ng tawad, siya ay nasa gilid upang magtapon ng isang angkop na galit. Kabanata 575. Sa susunod na sandali, si Colin Sanders ay kumalas sa kanyang palad, at nais na sampalin si Harvey York sa buong mukha niya. Ngunit sa isang iglap, ang mga kamay ni Harvey ay kasing bilis ng kidlat. Hinawakan niya ang pulso ni Colin at binaluktot ito ng malakas na puwersa. Kasabay nito, sinipa agad ni Harvey si Colin pababa sa kanyang tuhod. Gumawa siya ng ingay na katulad ng isang baboy na kapag ito ay kinakatay, ang buong katawan niya ay lumuhod sa harap ni Harvey. Sampal. Tumayo si Harvey at nagbigay ng sampal sa buong mukha ng social media influencer na batang babae at ipinadala siya sa kanyang pagbagsak sa lupa. Ang dalawa ay kumikilos na ipinagmamalaki tulad ng isang sandali na pick-up nung nakaraan. Iniisip na sila ay mga hari at kumikilos na parang kontrol nila ang lahat. Ngunit ngayon, ang dalawa ay nakaluhod sa harap ni Harvey. Ano ang ginagawa mo, Harvey? Gaano ka katapang na maglagay ng iyong mga kamay kay Master Sanders? Ayaw mo na bang mabuhay? Harvey, galit ka ba talaga? Harvey, inaabuso mo ang lalaki. Sa sandaling iyon, pinangunahan ni Gary Jones ang karamihan na sumigaw upang magmadali pasulong. Kinuha ni Harvey ang isang kalapit na ashtray at hinampas ito sa ulo ni Colin. Ang tunog ng ashtray ay kumalas sa kanyang ulo ay umalangaw-ngaw sa buong lugar. Sa isang iglap, ang dugo ay kumalat sa lahat ng dako. Halos humawak si Colin sa likuran ng kanyang ulo hindi gumagalaw sa lupa. Ang madugong eksena na ito ay natakot ang lahat sa paligid nila. Huminto ang lahat at tumingin kay Harvey. Sila ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita. Nanginginig si Therese sa takot. Hindi niya matiis na isipin ang mga kahihinatnan na mangyayari sa pangyayaring ito. Sa ilalim ng mga tingin ng lahat, si Harvey ay nakayuko at inabot ng kanyang kamay upang sampalin ang mukha ni Colin ng basta-basta at pagkatapos ay sinabi, "Bibigyan kita ng 10 minuto. Sabihin mo sa iyong ama na pumunta dito at humingi ng tawad, o kung hindi man ako ay lampuin ka ngayon." Si Colin ay nagpapakita ng isang mukha na puno ng galit, ngunit kailangan niyang sumusod dito sa ilalim ng kakilakilabot na mga kalagayan na naruroon siya. Kaya mabilis siyang nag-dial ng isang numero. Ama, sinaktan ako dito sa palasyo ng kaharian, magpadala ng isang tao upang matulungan ako. Bago pa man magtanong ang tao sa kabilang panig tungkol sa sitwasyon, casual na kinuha ni Harvey ang telepono sa kamay ni Colin at ngumiti. Dapat ikaw si Chester Sanders. Mayroon kang 10 minuto. Tama, mayroon kang 9 minuto na natitira. Kung ikaw ay hindi pumunta dito at humingi ng tawad, puputulan ko ang iyong baby boy. Matapos siyang magsalita, itinapon niya ang telepono ni Colin sa lupa ng casual. Kabaliwan ito, galit ba ito? Ang mga mata ng bawat isa ay umiikot sa kanilang mga mukha na mapatla bilang mga multo. Sa kanilang mga mata, ang mga aksyon ni Harvey ay hindi naiiba kaysa sa isang psychopath. Hindi naman masama kung sinalakay lang niya si Colin, ngunit hinimok pa rin niya ang kanyang ama na si Chester. Siya ay isang malaking shot na may totoong kapangyarihan. Sa sandaling ito, pinataas ni Colin ang kanyang ulo at tumingin kay Harvey na may madugong ngiti. Harvey, tapos ka na. Maghintay ka lang. Tingnan kung paano ang aking ama ay sisirain ang iyong buhay pagdating niya rito. Ipaalam ko sa iyo. Ang pamilya Sanders ay may kapangyarihan sa lahat ng Southlight. Hindi lang ikaw ang matapos, ang pamilya na iyong tinitirhan ay susunod din sa iyong mga yapak. Nais kong mamatay kayong lahat ng walang kamatayan. Bang! Walang sinabi si Harvey. Kumuha siya ng isang bote ng beer sa oras na ito at hinampas ito sa ulo ni Colin muli. Ang isang pag-agos ng dugo ay sumigaw sa buong silid. Ngumiti si Harvey at sinabi, kung ako ikaw,
Gusto kong masunurin na nakahiga sa lupa. Ang isang matalinong tao ay palaging alam kung kailan umatras sa isang away. Itinaas ni Colin ang kanyang ulo at sumulyap kay Harvey na puno ng puot. Gusto niyang bantaan siya, ngunit siya lamang ay nilamon ang kanyang mga salita sa wakas. Dumitaw sa lahat na si Harvey ay tapos na, maaaring hindi niya mapangalagaan ang kanyang buhay sa oras na iyon. Si Tara ay natulala sa lahat ng mga nangyayari, hindi niya kailanman naisip na ang pagdadala kay Harvey kasama niya sa araw na iyon ay magiging sanhi ng isang malaking kaguluhan. Sa kanyang mga mata, naghahanap si Harvey ng kanyang sariling kamatayan, ngunit ang problema ay maaaring maging siya ay makaladkad sa ilalim ng tubig dahil sa kanya. Matapos ang pagbabago ng ekspresyon, inagat pa rin ni Tara ang ngipin at hinampas sa tagiliran si Harvey. Harvey, tumakbo ka na. Ito ang mas mahusay. Ito ay maging pinakamahusay na makalabas ka sa bansa. Dahil walang makakapagligtas sa iyo ngayon.